Bukod sa kaligtasan at seguridad ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya, tiniyak ng PITX na magiging komportable at maayos ang magiging biyahe ng mga pasahero. Kumusahin natin ang sitwasyon doon ngayon sa ulat ni Soojin Kim live. Soojin? Ni siguro ng pamunuan ng PITX na binibigyang prioridad nila ang safety at comfort ng bawat pasahero na babiyahe ngayong Semana Santa. Kabilang sa mga serbisyo na binibigay nila sa bawat pasahero ay ang free wifi, aircon at chillers, pati na din ang charging stations. Si Nora, kasama ang kanyang 2 taong gulang na alagang si Sassy, handang-handa na magpunta sa beach. Anya, excited na silang makapag-swimming ang asong si Sassy. Kailangan po kumpleto yung dala namin gamit niya para pagkain. May bag po siyang sarili, diaper. Tapos pagkain niya, yun lang naman. Dito sa PITX, pinapayagan naman ng ilang mga bus line ang pagdala ng mga alagang hayop. Ang ilan lang, may requirements kagaya ng mga pinapayagang breed ng aso. Sinik naman na magbabakasyon sa Mindoro ang bigat ng mga daladala. Sabi niya, mag-uuwi daw siya ng mga gamit pang bahay para sa kanyang mga magulang. Bakasyon yun sa trabaho, kaya samantalahin ko na rin 4 na araw. Para kay Nick, kahit mukhang dala na niya ang buong bahay nila, tiwala pa din siyang hindi siya malalagay sa peligro dahil kalat ang mga pulis sa PITX. Mas maganda po ngayon ang dahil maraming pulis para sa seguridad ng mga pasahero. Kasi sa dami ng pasahero ngayon, kailangan po talaga yung may mga gwardiya. Ayon kay PITX Corporate Affairs Officer Colleen Calbasa, pumapalo sa 11,000 pasahero bawat oras ang nadadagdag sa PITX. Naglagay din sila ng karagdagang bus units para ma-accommodate ang bilang ng mga pasahero. Katunayan, para lang sa mga biyaheng probinsya, mahigit 80 na ang additional na units. Usual natin na peak hours is around 4 p.m. hanggang 9 p.m. However, given the last day ng pasok ngayon, and of course, pauwi sila for the long weekend, no? Every hour po dumadagdag. Simula Enero hanggang ngayon, nasa mahigit 300 na ang items na nakumpiska dito sa PITX. Marami po sigurong mag-uwi para sa samgyup sa bahay, pero definitely bawal po yun. Kaya paalala na lang din sa mga pasahero. Let's not bring yung flammable items, sharp objects, and of course, lalong-lalo na po yung baril, pinagbabawal po natin yan. Dahil mas marami na ang mga ruta at mas kumpiyansa na rin ang mga pasahero na bumiyahe, tinitiyak ng PITX ang seguridad ng bawat nakabay at nakaantap ang mga pulis, mga bomb sniffing dog, pati na ng mga tauhan ng Philippine Cross at Bureau of Fire Protection. Clazel. So Jane, as of 6 p.m, gaano na nga ba karaming mga pasahero ang bumiyahe sa PITX? At sapat ba ang mga bus na babiyahe ngayong Semana Santa? Yes, Clazel, no, as of 6 p.m. na itala na may 112,000 na mga pasahero ang dumaan dito sa PITX. Sa ngayon, ang mga bus pa lang papuntang Bicol ang fully booked, pero ang iba naman ay hindi pa naman at maaari pa rin masakyan. Clazel. Maraming salamat sa iyo, Soojin Kim.